So good morning sa lahat, lalo na sa ating mga followers dyan. So dito tayo ng umaga, alas 5 ng umaga. So hindi tayo nakatulog ng maayos kasi gumagawa tayo. Naghahabol tayo ng oras kasi pupunta ako sa Leyte sa aking dig site. So hindi na ako matatanggap ngayong araw na to. 2 days muna di ako tatanggap ng padala kasi magbiyahe kami pupunta ng Leyte. Maya tingnan namin yung dig site dun. So tatawag muna tayo sa ating napadalhan. So ito ang hindi natin tatawagin, marami-rami din to. Yan. Tapos ito ang tatawagin natin kasi ayokong nasanang tawagin yan kasi nagsabi naman sila na hindi daw ipa-shout out yung mga pangalan nila. So ang tatawagin lang natin ang ating AB video. So shout out pala kan Sir Bangan, friend Kuya Puno ba Isiha. Yan. So Nueva Ecija, shout out pala sa Nueva Ecija. So marami tayong customer dyan sa Nueva Ecija. So marami din niya nakakuha dyan. At alam ko talagang is positive, lalo na kan Sir Solis. Shout out kan Sir Solis dyan. Sana po Sir ay balang araw makahits ka din. Sobrang ganda talaga ng sign mo, napakahinayang yan. So shout out sa Nueva Ecija. Six natin is Davao, Davao City, Bayabas, Toril, Kabuntis, Runil. Yan. So ka-chat at kang Sir Gubantis Runil. Madali lang dating yung Davao, parang 4 days lang ata o 5 days lang. So yan, padala natin. Next is Tokmo, Godfrey, Balanban, Balbanida, Balbanida, Tokmo, Godfrey, Balbanida Street, Quezon City Street, Mari na Poblacion, Davao del Norte. Yan. Oh, shout out dyan sa taga Davao. Halos ang customer natin is Davao Bukidnon eh. Davao Bukidnon, Davao, isa lang yung Caloocan. So Davao Bukidnon lang krimen natin ngayon. So shout out pala kasi Rumakap, Makalong, Chris If, Malaybalay, Strida Building, Forest Kudal Street, Malaybalay, Bukidnon. Yan. So shout out dyan sa taga Bukidnon. Mag-ingat lang din kasi maraming fake dyan. Marami talagang mga luluko dyan sa Bukidnon. Kaya mag-ingat tayo sa bumibili ng item nyo. So kahit ako hindi ko mabili ng ganyan dyan kasi maraming fake dyan. So hindi naman lahat, ibig sabihin lahat, pero marami talaga. So ito ang mapadala natin. So 2 days po tayong relax kasi punta tayo sa Leyte. Tingnan natin yung isang dig site doon. Tapos mayroon akong importanteng emergency doon. So titingnan ko muna. So 2 days starting ngayon, bukas, at hindi muna ako tatanggap. So tatawagin natin ang papadalhan mamaya. So shout out pala kang Sir Federic Gonzales. Federic Gonzales, taga Panakan. Hinahanap ko pa yung address niya kasi hindi buo yung binigay niyang address, Ulang Province. So shout out kang Sir Ruel, Ruel Jerusalem. Ganda na ang plido na to, Jerusalem. May-ari at ata to ng Jerusalem eh. Jerusalem, ganda na ang apelido to. Don Carlos Bukidnon. So marami talaga taga Bukidnon dyan na nagpapagawa sa atin. So ang ating locator kasi is tested na po siya. Hindi na kailangan ng patunay kasi tested na po ang ating locator. So hindi lang tested natin yung isa, yung normal. Yung normal locator natin is hindi tested. Yung special lang ang naging tested natin kasi yun ang karamihan ang nakakuha. So ating normal is parang iniiwasan ko siya kasi hindi pa siya mula nung umpisa hanggang ngayon is wala pa lang siyang wala pa siyang history. So ang history natin is yung special lang. So try natin tong dalawang ating itest. So ito po ang ating option
kung kailangan nyo balahan. Yan. Kailangan nyo balahan, pwede. So, kung ayaw nyo balahan, is pwede rin. So, pag gamit ito, higpitan mo lang. Yan. Higpitan mo lang siya pag hawak. So, patas tayo kunti. So, pag hawak nito is dapat determinado ka sa sarili mo. Hindi yung basta-basta kang naghahawak. Kasi ang normal ang manual locator si hirap hawakan. Kahit sino mong tanongin diyan sa mga kasama mo, ang homemade locator is mahirap hawakan talaga. So dapat may determinasyon sa sarili, yung hindi yung basta-basta ka lang na nagdidetect na hindi mo alam kung paano gawin, di ba? So hindi ibig sabihin na mayroon na ka nito is makakuha ka. So nagdepende yan sa area mo. Kasi marami diyan ang area na 40-40, 30-30 talaga ang yung sign nyo, pinakita. So, bago kayo mag-detect, pakita nyo muna para makita kung legit ba talaga o hindi. Kasi marami talaga, karamihan talaga nagpapakita sa akin is hindi po legit. So, sayang po yung pagod nyo, yung hirap at pawis nyo sa araw-araw nyong paghukay. Tapos, puntala sa wala. Tapos, isisi nyo pa sa may-ari ng mga locator. Kahit sa akin o hindi, isisi nyo pa. So, kailangan talaga mabusisi kapag tingin sa sign mo. Kasi may iba dyan na pinipilit talaga. Pinipilit mo. Pag pinipilit mo yan is talagang ikaw na nagdidetect yan kasi pinipilit. Hayaan mo lang siya. Kung walang dinidetect, wala yan. Tapos kung anong kalabasan ng dinidetect mo, ipakita mo naman sa akin. Hindi yung magdidetect ka lang. Tapos sabihin mo na, oh, nag-imikot sir, oh, wala. Paano natin makikita kung legit ba yung sign mo? Diba? So marami talagang hindi legit sign. Ang paggamit kasi nito is talagang pag-aralan mo talaga. Umpisa lang talaga ang hirap matutunan sa ating manual locator. So ang kagandahan lang sa manual locator is hindi siya nagdidetect ng mga dash gold. So marami ako nakikita dyan sa group chat natin sa YouTube. Sabi nila yung mga axe locator daw nila is nagdidetect ng mga dash gold. O totoo po yan na mayroon kasi akong Black Hawk, mayroon akong Axe. So, mayroon sana akong Tesla, pero hindi ko na tinuloy kasi inisip po kasi na kung bibili pa ako ng Tesla, nagdidetect lang yan ng mga dash gold, di ba? So, hirap yung Black Hawk ko at saka yung Axe Locator ay hindi ko na ginamit. So, binigay ko lang sa kasamahan ko doon. So, ang electronic kasi is sensitive talaga yan. Kahit kikiting lang yan is didetikin niya. Maliit lang yan pero marami, di ba? Kami yan sa mga dash gold, di naman sa ibig sabihin isang tuslok lang, di ba? So marami yan, kadikit sa bato. So iikutin talaga siya kasi maraming laman labas, di ba? So mga dash gold yung mga aura nila is lalabas talaga yan. So iikutin talaga niya. So yan ang pinakamahirap sa mga electronic. Yung mga electronic talaga, kung alam mo ang galaw, is walang problema. Kung alam lang talaga ang mga galaw ng electronic, is walang problema. So, ang manual lang kasi, hindi ibig sabihin sa akin lang ha, hindi ako nagmamayabang. So, lahat ng homemade is, ang hindi siya nagdidetect ng dash gold. Bakit hindi siya nagdidetect ng dash gold? Kasi hindi siya battery operated. Hindi po siya electronic na magpapaikot sa kanya. So, kailangan talaga siya yung malaki para hahatakin siya. Di ba? So, ang electronic kasi, pag nakasingaw yan, is ang dala ng ikot niya is yung battery, yung electronic. So, pag nakasimot yan, is tuturo talaga, lalo na kung maraming dash gold. So, kaya nalilito yung iba dyan, nagukay na maraming bato. So, nakaturo sa mga bato, kasi nila maraming dash gold dun. So, sensitive talaga pag electronic. So, ang manual kasi, ang kaibahan sa manual is hindi siya nagdidetect ng dash gold. So, tinuturo niya yung malaki lang talaga yung ahatak niya. Kasi hindi siya battery operated. Hindi siya galing sa kuryente, di ba? So, ang atin dito is niload lang. Is mayroong kunti. Mayroong nilagay tayong kunti. Pero hindi ibig sabihin marami. So, kunti lang. At bali nakamix na yan. So, ang ahatakin lang niya, yung naghahatak lang talaga niya. Yung malakas na ionic foam. Yung tinatawag natin ionic. So, yun lang ang yung tinatawag natin na aura. So yun po ang maghahatak nating manual locator. Kaya sabi ng iba, bago ka mag-detect is gagamitan muna yung manual locator.
kasi yung manual locator kasi hindi yan magdidetect ng dash gold. So kahit tanungin mo pang iba dyan, yung mga talagang big time is gumagamit talaga sila ng manual. Kahit sa Bourbon-tick metal detector, yung mga Bourbon, nagbibili sila talaga ng mga homemade locator. Kasi yung mga homemade locator talaga ay hindi yan nag-detect ng dash gold. So depende yan sa paghawak mo. Yung iba dyan, kahit pinidetect, sinasadya talagang dumitik ng dash gold. Diba? Pinilit. So huwag mong pilitin. Pag wala, wala. Ayan mo na. Hindi ibig sabihin na. Kasi pag kinukay mo pa yan, sabihin mo pa na, nag-detect dito. Kasi pinilit mo na eh. Diba? So pinilit mo na. Hindi na yun nakakagustuhan ng ating gadget. Kagustuhan mo na. Diba? Sana po ay nasundan nyo ako. Kagustuhan mo na, hindi nakagustuhan ng gadget. Kasi pinilit mo eh. Kaya nag-detect na lang siya. Kasi ikaw na parang ikaw na nagpapagalaw ng locator mo, ginaganyan mo na, ikot mo na. Diyan na talaga pinilit mo. Tapos yung sign mo is 2020 pa pala. So, hindi aabot ng 75%. So, mahirap. Kaya, pag-aralan nyo talaga, pwede naman na kung naging customer kita is pwede naman yung padala sa akin yung picture. So, walang problema. So, marami nagpapadala is talagang bagsak talaga. So, ang nakita ko lang talaga pinakamagandang sign dyan is kang Sir Solis. Yun talaga ang sign na sign talaga sa kanya. So, tangano babies kaya yun. Yun na ang pinakasayang. Kung hindi niya makuha is napakasayang. So, ang ganyan lang ding sign sa kanya is Imperial Sight. So, maraming hindi alam ng Imperial Sight, Japanese Sight. So, pag Imperial Sight yan is alam mo na. Malalim yan pag Imperial Sight. So, huwag mo nang isipin mabaw. Malalim yan. So, ganito po ang ating locator. So, ito. So, bago na po ito siya, mayroon na tayo dito. Pero hindi ito pendulum ha. Hindi ko magamit ako ng pendulum. Ang pendulum natin is nasa loob, hindi sa labas. So, ang pendulum ng iba ay sa labas. So, ang ating sa loob. Sa loob ang ating pendulum. So, load, pendulum. Tapos, papunta dito. So, ganito. Itong sample natin. So, may sample tayo dyan. So, try lang natin, mga tatlo lang. Ayan. Tutoro talaga siya. Diba? So, huwag nyo akong gayahin. Dapat kung bago kayo, ganyan ang hawak nyo. Pero kung alam mo na paano hawakan ang ating mga homemade locator, kahit hindi sa akin, sa iba, maghawak ng locator kung baguhan ka pa lang, is dapat na ganyan kamay mo. Paangat konti yung kamay mo. Ganyan. Pero kung user ka, pwede naman siguro ganyan. Kung alam mo na ang galaw, diba? Oh. Kung alam mo na ang galaw, is pwede naman ganyan. Ito. Yan. Ito kasi hindi ito marunong maghawak. Ito lang talaga ang marunong maghawak sa akin kamay. Hindi ito praktisado ng paghawak kasi ito karamihan ang ginawak ko. Kaya hindi ko kabisado ng kabilang kamay ko. O yan. Dito ang ating load. Yan talaga. Tatama siya dyan. So, Kang Sir Anto, Kang Sir Ruel, Kang Sir Ruel po ito. Ito kang isa, yung Kang Sir Federic. Federic yung isa. Oo, oh, atake talaga siya dyan. Pupunta talaga siya dyan, diba? Tingnan niyo. Dyan talaga siya pupunta kasi dyan ang ating load. Yan. Yan talaga siya pupunta kahit anong gawin. Isa-attacking talaga siya. Wala, tanggalin natin. Yan. Similan natin lagay. O. Ano? O, doon na naman siya. Kasi doon ang ating nilagay, di ba? O. Doon na naman siya. Lipat natin ito. Balik natin ulit.
yan talaga. Yun po ang ating test ng ating locator. So hindi niniwala dyan, walang problema. Wala nang problema po sa akin. Alam ko talaga na maraming naninira. Alam mo kung mga baso dyan is gumagawa. So alam ko na yung isang tao na naninira sa akin. So alam ko na gumagawa pala siya ng locator. So matanda na siya kunti sa akin. So kung ganyan ang gawa mo sir, walang blessing talaga. Walang blessing dumating sa'yo. At lagi kang ganyan lang. Kasi naninira ka ng tao. Kung gustong palang kumita, bakit hindi mo gawin ng tama, sakto? Hindi na mo gawin sa Bisaya pa sakto. Gawin mo yung tama sir para maraming kukuha sa'yo. Para maniwala yung iba is ikaw na pala naninira. Ang dami mo palang account. Hindi lang pala tatlo yung account mo. Marami ka palang account ginagawa mong bus. Tapos kung magawa pala na ka ng gadget, di ba? So wag naman sanang ganyan. So kung gusto mo, pwede naman mo, pwede ka naman na chat mo yung mga customer ko na doon magpagawa sa iyo. Walang problema po sa akin. Sabihin mo lang sa kanila na dito ka lang pagawa sa akin, wag ka nang kang Mindanao decoding sign. So wala nang problema sa atin kung agawin mo. Sa akin lang, nasa kanila ang decision, hindi sa akin. So hindi ako lumapit sa kanila, silang lumapit sa akin, di ba? So hindi naman ako mayabang. At hindi ayaw ko rin magmayabang kasi kagustuhan nila magpagawa, di ba? So ayaw ko na rin na maninira sa iba. Ayaw ko rin manira sa mga ganyan, di ba? So kung gusto mo pala nga maraming customer, pwede ka naman mag-chat. Chat mo sa group chat na ako, ganun, ganyan, para magpagawa sa iyo. So sa mga customer dyan na sa akin din, pwede kayo magpagawa sa kanila. Walang problema sa akin, okay naman natin. Wala naman tayong labor, di ba? So libre. Nakakapuwet nga, sabi ko na isang customer. Sabi ko nga isang customer nakakapagod. Nakakapagod gumawa tapos wala naman, di ba? So yan lang po at maraming salamat. At dalawang araw po tayo hindi tumatanggap. So pagawa muna kayo sa iba, kung magkaantay kayo, pwede naman kayo mag-chat sa akin anytime. Sabihin ko kayo kung kailan to yung gagawa ulit, di ba? So maraming salamat sa nanonood ng ating video. God bless po sa inyo. At mamaya alas 10 mag-sign tayo sa LBC. So God bless po sa inyo lahat. Napakasurti ang nakabili ngayon kasi promo pa. So pagbalik natin is wala na. So maraming salamat sa inyo. God bless po. At huwag kalimutan mag-subscribe sa baba at i-hitin yung notification bell. At sa mga shoutout pala sa nagpa-shoutout dyan, ating mga customer, taga Bukid Noon, Binobay Biskaya, Binobay Ecija, Davao City, Turil, at Southern Leyte, Caraga Region, at Manila, Cebu, Bohol. So shout out sa pati mga customer dyan. God bless po sa inyo. Maraming salamat sa panonood.